So ito na, yung pong gentleman's agreement daw between the government of President Duterte at China ay iimbestigahan na daw ng kamara. Okay, so yun po ang latest development po dito sa storyang ito. Eh, para sa akin po, katulad ng sinabi ni PBBM, tama nga naman na we get to the bottom of this. Alamin natin, ano ba talaga yung pinag-usapan ninyo? At bakit kailangang sikreto ito? Kasi yung sikreto nyong yan, yung agreement nyong yan, na hindi naman alam ng ibang ahensya ng gobyerno, is endangering the lives of our Filipino nakababayan, di ba? So kailangan po imbestigahan, ano bang pinag-usapan dyan? Ano bang agreement talaga? Totoo ba talaga yan? O nagsisinungaling? O ano ba talaga? Okay, so whether meron o wala, kailangan pong malaman. Get to the bottom of this, sabi nga ni PBBM. O pero aside dun sa gentleman's agreement, okay, so ito pa, maaring pong makasuhan din ng kasong sedition ito pong si Pantaleon Alvarez, okay, congressman from Davao del Norte. Sabi po dito, the DOJ must not let Congressman Pantaleon with this seditious statement just lied. Okay? So ito, basahin po natin yung report na ito. Sabi po ni Kamigin, Congressman Jordin Romualdo, yung pong DOJ ay hindi daw dapat palagpasin yung pong mga statements ni Pantaleon Alvarez. Okay? So sabi po niya, the response to the seditious statement should be the immediate filing of a criminal case so that the move to incite people, including the military, to rebel against the government will be nipped in the bud. Okay? Clearly, what former Speaker Alvarez remarked during a rally in Tagum falls within the purview of sedition. O sabi po ni Romualdo, ito po ay kanyang interpretasyon. Doon po sa batas na sedition, pasok daw yung pong ginawa ni Congressman Alvarez doon sa Tagum. Okay? So sabi po niya, ito kasi yung mga sinabi ni dagdag ni Romualdo, what you say often reflects on you, it shows what kind of person you are. So ininsulto din ni Alvarez si Pangulong Marcos, tinawag na Bobo Marcos. Yung kasi yung statements ni Alvarez. Nakikiusap ako sa inyo, we don't have to fire a single shot, simple lang, sa mapayapang paraan. Please withdraw your support to the chief executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kung hindi bababa sa pwesto. So yun po yung kanyang mga statements na kung titingnan mo, parang ang hinihikayat yung pong mga military na tumiwalag, magkudeta, diba? Mag-alis ng suporta kay PBBM. According dito kay sa congressman ng Kamigin, that is grounds for sedition. Okay, hindi po ako abogado, hindi po ako maalam sa batas. Sa akin po, kung merong magpa-file ng kaso na ganyan, yung korte po ang magandang magsabi kung pasok ba yan sa sedition o kung ano ba. Kasi di ba, maganda ding yung mga ganyang klase ng kaso, malaman natin, di ba, magkaroon ng ruling. Ano ba yan? Hanggang saan ba yung limit ng ating freedom of speech? Kasi po, syempre, meron tayong freedom of speech sa bansa, pero may limit po yan. Di ba, hindi pwede yung nag-i-incite ka na yung mga sundalo ay mag-aklas. Di ba, sinasabi pa niya dito, mapayapa. Mapayapa ba yon kapag nag-aklas yung military? Syempre, hindi. Hindi po yon. Syempre, baka may mga armas yan, may mga baril yan. Kumaga, nade-destabilize yung bansa sa mga ganyang salita. So sa akin po, nako, hindi kasi pwedeng salita lang ng salita nang walang consequence, di ba? Hindi pwede yung you're always crossing the line. Kumbaga, pinupush mo nang pinupush, tinitingnan mo hanggang saan yung pwede. O pero it will come to a point na ikaw po ay lalabag na sa batas at kailangan ng managot sa mga sinasabi. Nakakalungkot, guys. Kasi ang daming mga calls na ganyan, na gustong patalsikin si PBBM, gustong magkudeta yung military. Para saan? Para saan? Dahil po sa ginagawang pagtayo nitong si PBBM para po sa mga kababayan po natin na binubuli ng China. Lumalabas po sila ay nag-aabogado para sa China, kaya nakakalungkot. Tapos meron pa si Senator Robin Padilla, mamaya pag-usapan din natin yun.
yung mga statements ni Senator Robin Padilla tungkol dito sa China naman. Eh baka pati siya, eh wag naman sana na maging pro China na din, 'di ba? Team China na rin. So sana naman po hindi. O pero itong si Speaker dating Speaker Alvarez na may mga salitang ganyan, 'di ba? Eh kasi po siguro nararamdaman nila na talagang ang lakas ng pressure sa kanila. 'Di ba? Pati ngayon yung gentleman's agreement, 'di ba, iimbestigahan. Na sino ba, ano ba 'yan? Meron bang pagta-traitor na nangyari diyan? Meron bang illegal na ginawa diyan? 'Di ba? Ang problema kasi secret eh. Buti sana kung alam ng DFA, alam ng DOJ, alam ng mga ambassadors natin, kaso parang ilan lang ang nakakaalam. 'Di ba? At dahil diyan nalalagay sa alanganin yung mga kababayan natin, pati yung relasyon natin sa China. 'Di ba? Lalong gumugulo, sumasama, kasi iba yung ini-expect nila, eh, hindi naman natin alam kasi secret nga eh. So ayun po, abangan po natin kung saan papunta yung story ng ito, pero the walls are closing in. Pati po kay Kibuloy, nako, meron ding mga calls din. Mamaya pag-usapan din natin yung kay Senator Risa, okay? So tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next vlog. Stay safe parati, guys. Bye-bye.